Good morning. Pansin niyo mga kapatid, kahapon tayo nagdiwang ng Pasko. Siguro nagbukas tayo ng mga regalo, naging masaya, nagkantahan, humalakhak. At ngayon, unang araw pagkatapos ng Pasko, pinagdiriwang natin ang kamatayan ni San Esteban. Parang ironic. Pasko, tapos ngayon dito, meron taong binato. Buhay, pinagdiriwang, ngayon, may namatay. Anong connection? Simple lang po mga kapatid. Pinapakita lang sa atin, kung naniniwala kayo sa sanggol, itong Kristong sanggol, itong iyong Diyos na sanggol, bibigyan tayo ng sample. Sanggol, sample, sample. At anong sample na yan? Ang kamatayan ng isang alagad. Ibig sabihin, pag naniwala tayo kay Kristo, hindi malayo sa atin ang pag-uusig, ang kamatayan, ang krus. Sapagkat si Kristo at kanyang maturo ay laging inuusig, nagiging banta sa mundo, sa lipunan, sa mga makapangyarihan. Kaya kapag sumunod tayo sa kanya, automatic yan. Kung anong nangyari sa kanya, siya ding mangyayari sa atin. Itong paalala sa atin, mga kapatid, to be a Christian is a death sentence. Pag ikaw naging Kristiyano, lumagda ka na, pumirma ka na sa iyong death certificate. At maraming paghihirap na madadaanan. Pero tulad ng isang magandang kwento, magkakaroon din ng magandang ending. Ano lang ang pangako ni Kristo nasa Ebanghelyo? Whoever endures to the end will be saved. Kaya kahapon nagdiriwang tayo ng halakhak. May kamatayang pinagdiriwang ngayon. Pero sa ending, meron ding saya. Kaya itong tandaan natin, sinasabi lagi sa Tagalog, kahit may hirap, atin ang huling halakhak. Kapit lang kay Kristo. Huwag bibitaw, huwag susuko.